Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga minamahal na kapatid, dakilang kapistahan po ngayon ng tatlong arkanghel, San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Mga tanda ng napakalaking pagmamahal ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Humingi tayo ng tawad sa Diyos upang ang pagdiriwang natin habang tayo nagpaparangal sa tatlong arkanghel ay maging lubos na kalugod-lugod sa Kanya. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Saamin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mahusay na kaayusan, pinamahalaan mo mga ginagampan ng paglilingkod na mga anghel at mga tao, para mo nang awang ipagkaloob na ang buhay namin sa lupa ay pangalagaan ng mga laging tumutuwang sa langit na mga lingkod mong anghel sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa 1,000,000,000 nakaantabay. Humanda na siya sa pagagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako, Poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at pagalang. Pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Tumayo na po ang lahat.
katapat at masunuri. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, nang makita ni Jesus si Nathanael, ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya." Tinawag niya si Nathanael. "Paano po ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagan ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabi, kayo pong anak ng Diyos, kayong hari ng Israel," wika ni Nathanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka na ka ba dulot sa sinabi ko sa iyong nakita kita dahil sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa kalahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya sa Paong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Ang ipinagpipiesta po natin ay tatlong arkanghel. Ang gustong sabihin, dakilang pinuno ng mga anghel. At ang kanila pong pangalan ay Miguel, Gabriel at Rafael. Ulitin natin. Miguel, Gabriel at Rafael. Pinauulit ko po sa inyo ang kanilang mga pangalan. Sapagkat sa pangalan pa lang nila, makikita na natin ang gustong ituro ng Diyos sa pamamagitan ng tatlong dakilang anghel na ito na sina Miguel, Gabriel at Rafael. Una po, si San Miguel. Si San Miguel, ang pangalan niya ay Mikael. Michael sa Ingles. Anong gustong sabihin ng Michael? Ang gusto pong sabihin ng Michael ay sino ang tutulad sa Diyos? Walang sino mang katulad ang Diyos. Walang kapantay ang Diyos. Kaya ang Diyos ang dapat na masunod. Noong panguna, inatasan ng mga anghel ang Diyos ng isang bagay. Nasa atin hanggang ngayon ay tago. Di natin alam kung ano yun. Inatasan nila niya ang mga anghel. Merong isang anghel na natatangi. Ang pangalan ay Lucifer.
Ang gusto sabihin na Lucifer ay tagapagdala ng liwanag. Itong anghel na ito ay dakila rin. Ngunit nang mag-utos ang Diyos, hindi siya sumunod. Ang sinabi niya, "I will not obey." Ang ginawa ngayon ng Diyos, pinabulusok sa impyerno itong dakilang anghel na si Lucifer. At siya ngayon ang pinuno ng mga demonyo. At sino ginamit niya para pabulusukin sa impyerno itong anghel na si Lucifer? Si Mikael, si San Miguel. Sino ang tutulad sa Diyos? Huwag kang mangahas na hindi siya sundin. At pinabulusok siya ng anghel na si Arkanghel sa impyerno. At ang mga ibang kampo niya ay dito naparoon dito sa lupa. Si Gabriel naman, ang gustong sabihin ng Gabriel ay ang lakas ng Diyos. Ulitin nga natin, Gabriel, ang lakas ng Diyos. Ulitin natin. Yan. Si San Gabriel po, ang inatasan ng Diyos na magdala ng magandang balita kay Zacarias at kay Elizabeth na kapwa matanda na at hindi nagkakaanak, baog pa si Elizabeth at matanda na silang kapwa. Inatasan ng Diyos itong itong kanyang anghel na si San Gabriel upang sabihin kay Zacarias, ang iyong asawa'y magkakaanak. At sumagot si Zacarias, paano ko malalamang ito samantalang ako'y matanda na at ang aking misis ay matanda na rin? Nagduda siya. Sabi ni San Gabriel, ako si Gabriel na nakatayo sa harap ng Panginoon. Ang gustong sabihin, hindi ka dapat magduda sapagkat akong lakas ng Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Kanya. At yun nga po ang nangyari. Si Zacarias at saka si Elizabeth, nagkaanak at ang anak nila ay ang ating patron dito sa Basilika ng Poong Nazareno, si San Juan Bautista. Pinakita ng Diyos, kahit ikaw ay baog na at kahit ikaw ay matanda na, kaya kang panganakin ng Diyos sapagkat walang imposible sa Diyos. Lalong higit nakita ang kapangyarihan ng Diyos nung ipadala ang anghel na si Gabriel kay Maria upang sabihin na siya'y magkakaroon ng anak at ito ay ang Mesiyas. At sinabi ng mahal na birhen, paano ko magkakaanak samantalang ako'y birhen? Hindi naman ako nakikisiping pa sa lalaki. Sinabi ni Gabriel, bababa sa iyong Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Dahil dito, ang iyong isisilang ay tatawaging banal, anak ng Diyos. At sumangayon ang mahal na birhen. At nangyari nga ito, birhen man siya, naging ina naman. Walang imposible
sa Diyos. Ulitin nga ninyo. Kaya huwag kayong mag-aalinlangan. Umasa kayo sa Diyos. Lalo na po kung kayo'y may sakit. Ang pangalan po ng ikatlong arkanghel ay Rafael. Nagpapagaling ang Panginoon. Pinagaling niya si Tobias, si Tobit, ang ama ni Tobias. Ito'y bulag, ngunit binigyan niya muli ng paningin sa tulong ng anghel na si San Rafael. Kaya ang Panginoon ay nagpapagaling. Yan ang mensahe ni San Rafael. Kaya po ngayong araw na ito, sabihin natin sa ating Panginoon Diyos, sa Poong Nazareno na tunay na Diyos, Diyos ko, wala kang katulad. Ulitin natin, Diyos ko, wala kang katulad. Ulitin natin. Ikalawa, Diyos ko, walang imposible sa iyo. At sabihin natin, ikatlo, sa isang salita mo lamang, gagaling ako. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, dumulangin tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sabihin natin, sa pamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong nagdurusa dahil sa pag-uusig, naway ipagtanggol at palakasin ni San Miguel. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga nagpapahayag ng katotohanan, naway mabuhayan ang loob sa pangangalaga ni San Gabriel. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang ating mga kapatid na may sakit at nagdurusa, naway aliwin ni San Rafael. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng kababaan ng loob sa harap ng hiwaga ng paglikha na hindi natin nakikita. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Atin nawang laging mamalayan ang pagkilos ng ating mga anghel na taga-tanod. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. O Diyos na may likha sa amin, tanggapin mo ang aming mga panalangin at kahilingan habang nagdiriwang kami dahil sa tulong ng mga anghel sa kalangitan na natitipon sa paligid ng dambanang ito. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Narito kami sa harap.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo'y maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami nagahain ng pagpupuri sa iyo'y dumadalangin sa pagdadala ng mga anghel sa mga alay namin para maiharap sa iyo. Kalugdan mo mga ito at pagkalooban mong magpakinabangan namin naming mga iniligtas mo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo, Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo, sa lupa't langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo na sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Makumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po ang pinalaala sa amin sa misang ito. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga magkakapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Para nang pagpapatawad na
kami yadiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Hesus Kristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalog ko sa inyo ng aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumairin. Ibigay po ninyo ang masayang pagbati ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluan ng pagkain nagbibigay buhay. Ang dalangin namin mga dinulutan nitong nito ng lakas ay makatak kami ng buong tapak sa landas ng kalangitan na maaasahang pagkalinga ng iyong mga anghel sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na lawa nila ang iyong katugunan ng, at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang kanilang pangako nung sila'y binyagan na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
at pagpalay kay lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Humayo kayo. Bayangi pagtanggol ni San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Salamat sa Diyos. Oh, no!